It's time for DJ Rocky's Secret Files. Tanggap kita at willing akong maging kapit para sa iyo. Good day, DJ Rocky. Nagsulat ako kasi I'd like to share my situation. Gusto kong i-share ang masaklap kong sitwasyon with you. Itago niyo ako sa pangalang Angel. I'm 24 years old. And this is my secret vow. Nagtatrabaho ako sa isang BPO company dito sa Iloilo. By the way, I'm a single mom of a 5-year-old kid. Hindi kami nag-work ng tatay ng anak ko eh. And now, he is happy with his new family. So I stayed single after the breakup for more than 1 year. Nag-focus ako sa trabaho at bahay. Ganun ang naging routine ko. So nangyari nga to noong ECQ. The curfew, diba? 8 p.m. Ang shift ko sa work, 12 midnight pa. So, normally, pumapasok akong trabaho ng 8 p.m. at nag-aantay ako till 12 midnight. So, that moment, pagkarating ko ng office, niyaya ako ng workmates ko na pumuntang Oval para mag-yosi. Sumama naman ako kasi matagal pa nga yung duty ko, 12 midnight pa. So, naglaro kami ng ML sa Oval. At biglang nagyaya yung mga kasama naming lalaki na taranta. Yun pala, may police patrol na sa harap namin. Binabaan kami ng 3 police officer. Sinita nila yung kasama kong babae na nagyoyosi. Kinuha yung ID at sabi, titikitan daw. Pero natawa ako kasi ang dami pang tanong bago tikitan. Sabi ko sa isip ko, sus, kung gusto nilang mang ticket, tinikita na sana nila yung friend ko. Eh, biglang nanginig na yung kasama kong babae. So, sinagot ko na yung police officer na, sir, baka pwedeng mapag-usapan naman to. Ang hirap naman po kasi ng buhay ngayon dahil ECQ. Sinagot naman ako ng police na, ma'am, nakakahiya kasi yan sa senior namin. Tapos, pumunta siyang patrol car at sabay-sabi, sir, paano to? Sir, titikitan ba natin? Tapos bumaba si sir. Aba, ang ganda ng posture ni sir. Pero suplado ha. Tapos sabi bigla, ma'am, ginagawa namin to para rin naman sa inyo. At sumagot naman ako ng, opo sir, naiintindihan ko. Tapos, sinitaba naman ako. Ma'am, yung mas mo, please lang. Ay, aba't, hindi pa talaga ako nakamas, sabi ko. Pasensya na po, sir, ha? Ang dami pang sinabi ni sir para sa kaligtasan namin. Tapos bigla na lang siyang nagtanong sa akin, ma'am, nag-ML ka? Nashocked ako, sabi ko, yes, sir. Tapos sinanong niya, anong rank mo, ma'am? Siyempre sumagot ako ng pahambol na, elite pa lang, sir. Tapos sabi niya, epic pa nga lang ako eh. Pero, ang hindi alam ni sir, epic pa rin ako. So sabi niya, ma'am, pwedeng hingin yung number mo. Sabay tingin ng mga kasama ko. Aba, mukhang magkaka-love life pa ako. So binigay ko yung FB ko pero hindi niya ako ma-add kasi nga naka-private ako. Tapos ayun, umalis na sila. Umalis na ang mga kapulisan. Tapos nag-message request siya agad sa akin. Tapos nagsimula na kaming mag-chat starting that night. At halos oras nag-chat-chat kami. Pumupunta rin siya sa site namin every other night pag wala siyang duty para magsama kami. In fairness, masaya siyang kasama. Itago na lang natin siya sa pangalang Fourth. He's also 24 years old. Masaya lang kami. Pero syempre, pinaintindi ko naman sa kanya na meron akong trust issues. Never kong tinago na meron akong anak. Tanggap naman niya
at believe daw siya sa akin kasi kaya kong panindigan yung anak ko. So, after 1 month of knowing each other, pinapunta niya ako sa tinutuluyan nilang bahay. Di naman ako nag-alinlangan kasi mabuti naman yung ipinapakita niya sa akin at isang buwan na rin kaming magkakilala. So pumunta ako dun at pinapasok niya ako sa kwarto niya. Nagkwentuhan lang kami dun. At nasabi niya sa akin na wala pa siyang experience. Eh never naman ako na-bother na mag-first move, no? Pero niyakap niya ako bigla. At nung time na yun, sinurrender ko na ang puso ko sa kanya. Kahit ang dami kong pag-aalinlangan, lalo pat sa trabaho niya. Nakesyo, pulis, matulis at babaero. Pero ang dami na namin pinag-usapan eh. Nasabi niya sa akin kung ano yung gusto niyang maging setup namin. Sinabi niya na gusto niya walang commitment kasi ayaw niya na merong masaktan. Inamin niya rin sa akin na may anak na siya. Tinanong ko siya, ba't sila naghiwalay nung nanay ng anak niya? Tapos sabi niya kasi ipinagpalit siya nung babae sa kasamahan nito sa trabaho. At ayaw niyang mag-commit kasi palagi na lang siyang sinasaktan ng mga babae. Hindi ko nga matanggap yung rason na yun eh, kung bakit gusto niya walang commitment. Pero dahil may nararamdaman na ako at gusto ko pa siyang makasama, pumayag ako kahit nasasaktan ako. E palagi naman niya akong sinusundo sa bahay at pumupunta kami sa lugar niya. Nilulutuan niya ako sa kanila at doon mas lalong lumalim ang pagtingin ko sa kanya. Marami rin kaming pinagkakasunduan tulad ng ML, pagkain at pag-iinom. Ang sweet niya nga pag magkasama kami. Pinakilala niya na pala ako sa mga kaibigan niyang malapit sa kanya. And at that point, parang naramdaman kong I am loved. Para bang ang precious ko? Ang swerte ko sa kanya. At yun din naman yung sinasabi ng mga kaibigan niya sa akin. Sabi, nakikita nila na mahal nga talaga ako nito ni Fort kasi ako yung unang babae na dinala niya sa bahay nila. E binibigyan niya naman kasi ako talaga ng time at atensyon na gusto ko kahit wala kaming commitment or label. Nag-e-effort din siya at nakikita ko naman yun. So, 3 months na kaming magkakilala. At nakita niya bigla yung picture namin ng ex ko that was taken a year ago. Grabe yung galit niya na parang hahantong na sana sa point na iiwan niya ako kahit 1 year ago pa yun. Eh, hindi niya daw kayang makita na may kasama akong iba. So sinabi ko sa kanya na kung ano yung desisyon niya, rerespetuhin ko. So inignore niya ako ng 2 araw. Siya rin yung nag-unang nag-message sa akin na hindi ko kayang mawala ka, ewan ko ba anong nakita ko sa iyo at minahal kita. So sinabi ko sa kanya na hindi naman ako gagawa ng bagay na ikakasama ng relasyon natin ngayon. So naging okay kami. Nagpasya siya na gawin kaming official. So technically, official na mag-jowa na kami. So bumalik sa dati at masaya kami. Pero after 3 months na masaya kami, palagi kaming magkasama at nagro-road trip. I'm working from home na that time, tapos 4 a.m. na yung shift, napaisip akong buksan yung message request sa messenger ko. Nang meron akong makitang message na parabang piniga yung puso ko ng sobra, nasaktan ako. Ang laman ng mensahe ay, may sinisira kang pamilya. Alam mo naman na pamilyado ng boyfriend mo. Biglang tumigil ang mundo ko. Grabe yung pintig ng puso ko. Hindi ako makaiyak sa pagkabigla at sa halo-halong nararamdaman ko. Para bang unti-unting dinudurog ang puso ko. Hindi ko alam kung matatanggap ko ba ito. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba to sa kanya o itatago ko na lang kasi alam ko namang mahal ko siya. Pero dapat i-confirm ko muna. Kaya nilakasan ko ang loob ko. May message ko si Fort. Ang sabi ko,
Kasal ka na ba? Hindi siya nag-reply hanggang alas 9 ng umaga. Nagdarasal ako na sana hindi totoo yung nalaman ko na baka sinisira lang kami kung sino man yun. Pero nang ma-receive ko yung reply ni Fort na bakit napamura ako, putik. Oo at hindi lang yung pwedeng isagot, pero bakit ang reply niya? At that point, alam ko na ang sagot. Kaya pala ayaw niyang pumunta sa bahay namin. Kaya pala ayaw niya akong dalhin sa kanila. Yun pala, kabit ako. Kabit niya ako. Na alam rin pala ng mga kaibigan niya. Pinagmukha nila akong tanga. Hindi ko pinansin ang paliwanag niya hanggang nasabihan niya ako na pareho lang naman tayo ng sitwasyon. Nireplyan ko na siya that time na, anong pinagkapareho ng kasal sa hindi kasal? Eh, namimilit siya na mag-usap kami. So 4 PM pumayag akong mag-usap kami, sinundo niya ako sa bahay at pumunta kami sa kanila. Nung pumasok kami, niyakap niya ako ng mahigpit at humagulgul siya. Sorry, ayoko lang na mawala ka sa akin kaya ako nagsinungaling. Ikaw yung nandyan nung down na down ako at matagal ko nang pinaprocess yung annulment namin. Pero hindi pa pwede, naawa lang ako sa anak ko kaya ginawa ko yun. Eh, bata pa kasi ako nun, sumunod lang ako sa parents ko. Pero ikaw talaga yung mahal ko. Sorry. Hindi ako sumasagot sa mga sinasabi niya kasi hindi pa rin ako makapaniwala na kabit lang pala ako. Pero naawa din naman ako sa kanya. So niyakap ko siya, pabalik. At yung mga katagang lumabas sa bibig ko, ang hindi matanggap-tanggap ng isip ko. Sabi ko ba naman, tanggap kita at willing akong maging kabit para sa'yo. Ang sakit-sakit sa dibdib na tuwing makikita ko siya ay naaalala kong kabit niya lang ako. Pero kinakaya ko yun kasi mahal ko siya. Hanggang ngayon, kami pa rin. Niminsan, hindi niya pina-feel sa akin na kabit lang ako. Masaya pa rin kami hanggang ngayon. At sana sa susunod pang mga taon. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Muli, ako si Angel. At ito ang aking secret file. Always your number one SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.